Ito po yung bagong development. Matitindi ha. Ano ba ito? Pinasisikat lalo si Vice Ganda at saka yung boyfriend niya o yung showtime or papaano. Alam niyo kung bakit? Meron pong isang abogado na nag-file ng kaso or grupo ng mga abogado ang nag-file ng kaso laban kay Vice Ganda at yung kanyang boyfriend, si Mr. Perez ba yan? Hindi ko alam kung sino yun. Criminal case. Okay? Ang grupo po ay tinatawag na Kapisanan ng Social Media Broadcaster ng Pilipinas Incorporated. Aba, mayroon palang bagong ganyan, bagong grupo ito ha. Kapisanan ng Social Media and Broadcaster sa Pilipinas. O yan po ang nag-file ng criminal case against host ng Showtime. Okay? So, si Vice Ganda ang tatamaan dyan. Matindi. Kasi alam nyo, yung kanyang ginawa, ang dahilan kung bakit sinususpindi sila. Eh, hanggang kayo naman, hindi pa yata ma-implement yung suspension order ng MTRCB na 12 days kasi meron yata ang kapila. Eh, yung pala, hindi lang MTRCB ang dapat at may karapatang mag-file ng kaso. Kasi yun daw kung ginawa doon ng Showtime, in public, nakikita sa television at social media, may paglabag yan doon sa karapatan ng kabataan. At criminal case po yun. Yun o ang gustong palabasin itong si certain, hindi ko kilala ang abogado ito, Attorney Mark Tolentino. Attorney Tolentino daw po. Yung nasa likod nito. Okay? Kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas. Wow, may bagong grupo. So ayun, wala tayong magagawa. Kasi alam nyo, ang batas pag nilabag at kapakanan ng kabataan, minority edad ang pinag-uusapan, kahit sino pwede mag-file ng kaso. Hindi lang yung bata o kamag-anak ng bata. Ang public, katulad na ito, public po ito. So yan, kasong kriminal. Akala kasi ng Showtime puro gimmick lang, puro publicity lang. Ayan, mayroon na kayong pananagutan sa batas ngayon. Kung maririnig po pa yung, ako hindi ko narinig yun. Hindi ko napapakinggan naman si dating kasama ko yan, si dating senador Juan Ponce Enrile, ngayon na chief legal counsel. Abay, matindi yung batikos niya. Nag-viral, kasi nakita ko kanina yung sinasabi niya. Matindi. Ha? Talagang sinabi niya na talagang abusado raw yung sabi niya, babae niya. Hindi, nalimutan yata ni Enrile na hindi naman babae yun. Sorry po, tao lang. Diba? Sabi niya, parang kahit daw nung una pa, ibig sabihin matagal na. Na talaga daw pong hindi maganda ang ginagawa niyan sa television. Ang sabi nga niya, ewan ko kung pwedeng sabihin dito. Parang may pagkabastos daw ang dating. O ikaw, Vice Ganda, sinasabi ni Enrile, may pagkabastos ka raw simula nung araw pa hanggang ngayon sa television. Iyan ang sinasabi ng chief legal counsel ng Pangulo. Bah, matindi yun. So ang dami na bumabatikos. Kaya sabi ko, ano kaya ito? Panibagong pagpapasikat ba ito? Panibago ba itong kasikatan ni Vice? Or siya ba talaga masisira dito? Pero mabigat ito ha. Kasong kriminal ito. Di bali yung suspension sa MTRCB, suspension lang yon. Baka binabaliwala niya. Dahil sanay na siya dyan, dahil nasuspindi na siya noong 2010. Ay ito, criminal case na ito. Pang-aabuso sa kabataan. Minor de edad. Dahil nga ho yung ginawa nila in public nung kanilang kalaso ang ginawa ng boyfriend sa television. Na proud sila sa kanilang ginagawa. Ayun, ngayon, may pananagutan na sila. At matindi yung banat niya ni Senator Enrile, Secretary Enrile. Matindi yun. Nakikinig yata siya, napapanood niya. So, yun. Ewan ko ano. Ang aking isang iso rito na hindi naman hamon at tanong lang sa inyo mga viewers. Alam nyo, hindi lang naman po ang batas or gobyerno o kahit sa labas ng palabas sa telebisyon ang may karapatang magreklamo. Ang tingin ko kasi, dapat yung management, meron silang sariling disciplinary action. Kaya tinatawagan ko ng pansin ang management ng GMA7 at saka ang ABS-CBN. Bakit hindi kayo gumagalaw? Anong kinukonsintiban nyo yung ganyang gawain? Wala kayong sariling disiplina? Bakit kailangan ang MTRCB pa ang magdisiplina? Bakit kailangan magkadimandahan pa? Di ba dapat kayo ang may-ari ng television, kayo may-ari ng program, meron din po kayong pananagutan sa publiko? O kinukonsinti nyo dahil kumikita kayo? Ganun ba? Pera-pera lang? O GMA7 tsaka ABS-CBN.
Bakit hindi kayo magdisiplina ng tao niya? Itong GMA 7, matino ito ng araw eh. Ah, matino ang mga programa niya, pero mula nang dumating yung showtime na yun, nakakasabit-sabit sila, pero wala rin namang ginawa. Kasi dapat mula nung pumutok yung ginagawang yan, ang showtime na hindi maganda sa publiko, dapat kayo kaagad ang nagbigay ng warning o pagsuspindi. O, Vice, suspindido ka muna kasi nasisira ang imahe namin. Ganyan dapat ang ginawa ng management. Hindi eh. Kailangan MTRCB pa, kailangan ni magreklamo pa. Abay, parang wala naman kayong malasakit sa inyong mga viewers. Yan ang tingin ko dyan, aking pong opinion ito. Parang wala kayong malasakit. Ano to, pera-pera lang? Dahil kumikita kayo, dahil sumisikat kayo, wala na kayong pakialam sa damage, sa moral, moral ng kabataan. Yun yun eh. Hindi naman sususpindihin ng MTRCB yan kung wala silang nakitang ground or basis or ebidensya. Hindi sasabihin ni Enriling Bastos yan kung hindi nakikita at napapanood niya. Hindi yan kakasuhan ng kapisanan ng social media and broadcaster sa Pilipinas ng grupo ni Atty. Tolentino kung wala silang nakitang paglabag sa batas. Kaya nga criminal case ang ipinail. Diba? Tapos yung management ng showtime, wala man lang tayo narinig na pagdisiplina sa kanilang mga staff at kanilang talent. Ano ito? Pera-pera lang. O, bahala na kayo, mga nanonood. Rating, survey, rating, money. Pag may rating, may pera. O, puro pera lang. E, paano naman yung pang-aabuso sa kabataan? E, talaga naman yung malaswa. Talaga naman hindi karapat-dapat yung ginawa. Maliit pa nga yung suspension. Dapat nga yan. Ipagbawal na yung show yan. Gumawa sila ng sariling show, ng ibang show, matino. Eh, dalawang beses na eh. Tanong nga, ilang beses bang sususpindihin bago nila ipagbawal yung buong programa? MTRCB, paliwanag kayo, puro kayo suspension lang eh. Ayan, mabuti nilang ho, mayroong private sector na kumikilos. Ha? Para iparating sa taong bayang may paglabag sa batas, may pagkakamali ang show na yan. Okay? Eh, gumaya kayo dun sa Tito Vic and Joey. O, nakita mo yung Dabarcas. Hindi sila nalidimanda. Pag may pagkakamali, kagad on the spot, nagsosorry. Dahil nadulas lang. O, umaamin ang pagkakamali. At ano man ang pananagutan, isasakupin nila. Eh, ito eh. Binigyan ng suspension. Hanggang ngayon, nag-sosyo pa yata sila. Hindi mo na ako nanonood sa kanila. Di ba? Ano yun? Para binabaliwala ang batas. Eh ngayon, criminal case na ipinaila ba? Eh, ibang usapan niya. So, hindi ko alam kung ano. Oy, management ng ABS at saka ng GMA 7. Gumalaw-galaw kayo sa kapakanan ng viewers. Sa kapakanan ng kabataan. Yan ang inyong proteksyonan at dapat yung proteksyonan. Hindi pwedeng konsentihin o ibabaliwala niyo yung mga lumalabag sa batas. Okay? Hindi pa naman guilty pero sa galawan, hindi ho magpapayin ng kaso kung walang nakitang ebidensya. Hindi ho magsususpende ang kinaukulan kung wala hong nakitang matibay na basihan. Ganun po yan eh. So, paalala lang po. Ano nga ba ito? Pera-pera lang?